well the truth. Boggle our minds, the mystery cleverly deceiving, unmasking or believing all the lies. Will we return to savage heat? The mystery beyond our reach, where danger and adventure hide the timeless treasure, till the lethal forces finally bring relief. When we return to savage beach, the messages we send, they bring us peace, or will they confuse us and find us or deny us the victory we so wish could be? Will we find? Ito ang KSXY, Molokai, Hawaii. Wow, Silk! Ganda ng top mo! Natripan ko lang na isuot. Parang mas manipis ng konti. Na-launch na ang rocket. Sandali na lang, nasa orbit at operational na ang La Crosse satellite. Parating nga pala rito si Commander Willow Black. Ano mga office? Silk, ikaw na sa malubog sa kanya at magdala sa kanya dito. Sige. Commander Black, masaya akong makita ka ulit. Ito si Ava, ang inyong pinaka-personal na sextrologist na lagi may sizzle at spice para pasayahin ang buhay niyo. Heto ang isang kanta para pasiglahin ng senses. Commander Willow Black, pinakikilala ko sa iyo ang engineer namin, si Harry the Cat. Hello, ma'am. Nasa orbit na po ang La Crosse satellite. Makakatanggap tayo ng image mula sa anumang satellite. Lahat ng Lethal Force operators natin ay nakatutok sa transmission mo. Magandang balita. Gusto namin ng aksyon. Una sa lahat, isa tayong hukbo ng mga nagpapatupad ng batas at pagkakaisa. Ito ang mga impormasyon na hinihintay natin. Na-track namin ang isang terrorist group sa isang area sa labas ng Dallas. May go order na kami nalansagin sila. Kaya natin matrack visually ang mga terorista gamit ang satellite. Ava, bigyan ng oras sa mga agent na ipunin ang mga shortwave radio nila. Gamit niyan, maalertohan natin ang mga agent kahit nasaan sila. Mabuti. Hey, Tiger! Yun ang satellite radio receiver mula sa KXXY. Ito na yung tawag na hinihintay natin, Tyler. Nasasabit na ako sa aksyon. Umiinit na panahon sa mainland. Lalo sa Dallas, Texas. Makinig kayo at magpalamig. Ngayon na ang oras para sa ilang payo para sa mga listeners natin. Mula kay Ava, ang radio sextrologist ng KSXY. Laging handang tumulong pagdating sa love, sex, at relationship problems.
para sa ating tagapakinig na Libra at Pisces, mag-ingat sa unwelcome strangers. High-tech detonator at plastic explosive mula sa China at sa Pacific Rim patungo sa Mexico hanggang sa pinakasentro ng ating bansa. Tumingin kayo sa langit para sa sexual gratification. May mga ibang katulad ninyo ng wavelength, nagnutulak ng pagnanasang makilala sa puwersa ng kabutihan. Ito ulit si Ava, ang inyong KSXY sextrologist. Minsan, nakikita nyo lahat. Pero minsan, may mga bagay na walang katiyakan. Ang mga anghel sa lupa ang gagabay sa inyo na umay sa mga magtatagumpay na nilalang. Ang tanda na ang Archer ay laging naroroon. May kakayahan siyang panain ang puso mo para sa pag-ibig o kamatayan. Maraming nanghihimasok ang nagtitipon sa teritoryo mo. Magpapalitan sila ng mga regalo at papuri at sakaan. Isa ito major boss para sa ating Lethal Force Agency. Marami silang magiging backup pag itunto nila ang mga terorista. Nakikita ko mabuti ang nasa harapan ko. Pero trabaho natin protektahan ang isa't isa. Mahirap na trabaho yun, pero kailangan gampan. Sa'yo ang isang to. Turuan natin ang leksyon ng mga pasaway. Mas maraming love at sex advice para sa inyo pagkatapos ng magandang kantang ito. Tiger, ilak mo ang hand receiver sa dish. Dapat nakatutok tayo kay Ava. Nandito na kami ulit mga sexy. At sana ganun din kayo. Ako si Ava, kasama ang aking engineer, si Harry the Cat. At inihahatid namin sa inyo ang bagong sextrology advice. Isipin niyo ang mainit na tubig sa inyong katawan. Iyon ang signal natin, Tyler. Nasa tubig na ang mga target natin. Ninanakaw nilang agency boat. Yan ang vindicator. Si Neptune ay misteryosong pinuno na pinagkunan ng mga psychic powers
Napakasakit isipin na hindi ka mabibigyan ng katarungan. Si Ava ulit yun. Ang good news, natunto nila ang mga terorista. Nasa tubig na sila. Anong bad news? Nakuha ang bangka natin. Abulin natin. Explosive tips, tama? Hindi mo pa ba alam hanggang ngayon na sumasabog ang lahat ng mahawakan ko? Paano ko malilimutan? Tara na. Okay. Tiger, nandun sila. Tara. Bilisan natin, hinihintay na to. Sige. Meron na to. Oo nga. Nandun sila. Patay. Explosive tip. Sumabog sila. May naambag din naman ako, no? Ayos! Yari ang mga terorista. Pero sumabog ang bangka. Nagawa ni na Tyler at Tiger ang mission nila. Tama ka dyan. Thank you.
Sorry, miss. Sa itong restricted security area. Nagbukas lang ako ng pizza joint sa ibaba. Ang pangalan, Sophia. Gusto ko lang mamigay ng mga libreng sample. Gusto mong matikman? Paying dalawa. Sige, buti naman. Masarap talaga ito. Heto, magugustuhan mo to. Huwag kang mag-alala. Doon lang ako sa bandaron. Pwede mo akong bantayan. Siyempre naman. Hi, ladies! Ako si Sophia. May-ari ako ng bagong pizza joint sa ibaba. Ito ang ilang sample ng Sophia's Finest. Magugustuhan niyo ito. Sobrang sarap nito. Dapat niyo ring matikman itong ginger ale. Sigurado akong mapapatid ang mga uhaw niyo. Maiwan ko na kayo. Magandang araw sa inyo, okay? Salamat. Ako. Salamat, babe. Wala nga naman. Tagumpay ang misyon natin kanina. Tama to sa atin. Alam ko yan, Tyler. Pero mag-abang tayo kay Ava para malaman ang nangyari sa mga bakang natin. Para sa mga taong gustong tumakas, napakaganda ng araw nito. Sa mga nasa ere, kasama rin sila. Mabuti. Nakasakay sila sa plane bago sila makarating sa Mexico. Sa mga pares na Pisces at Libra na nasa Dallas, dapat kayong mag-react agad sa bigla ang pagbabang. Delikado pong hindi nyo gagawin. Kahit saan mang lugar o tuloy, pwede. Gawin nyo. Ngayon din. Ang dugo ng araw na to. Taya yun, Tyler. Kailangan nating magpunta sa lethal office ngayon. Thank you.
Anong nangyari? Tatlo lang kaming nandito. Ang ibang agent nasa labas para bakapan kayo. Pinatulog kaming lahat ng isang babaeng nagpanggap na pizza delivery girl. Binuksan niya ang isa sa mga luma nating computer file. Samahan mo kami. Tingnan mo to, Tyler. Sino man ang nagbukas nito, kinopya niya ang laman ng disk. Masasabi ko base sa impormasyon na nasa readout. Ipinakikita nito na malaki ang area ng Pacific. Pinapakita kung gaano karaming naval battle ang nangyari noong World War II. Parte na ito ng kasaysayan. Luma na rin ang impormasyong ito. At tama ka, Tiger. Ang mga petsa noon pang World War II. Medyo pamilyar ako sa kasong ito. Tungkol ito sa bagay ng ginto na nakumpiska mula sa Philippines ng Japanese Army nung gyera. Ibibiyahe dapat ang bagay sa bangka sa isa sa mga isla ng Marianas. Pangating na bagyo. Magpalipas tayo ng isang araw. Pinatatago sa atin agad yung General Yamashita ang mga ginto. Ako na tapatlo. Kailangan ko na maging ligtas ka. Ang ruta ng bangka dahil sa bagyo. Napadpad dito sa isang maliit na di kilalang isla. Hindi nahanap ang bangka at ang hapong yun sa loob ng 40 years. Dalawa sa mga agent natin, sina Donna Hamilton at Taryn Kendall, ay pabalik sa away mula sa Knox Island kung saan sila nagdala ng mga gamot para labanan ng epidemya. Mabuti nakarating kayo. Marami kayo na iligtas na buhay. Walang anuman, Doktor. Inabot din sila ng bagyo at napilitang lumapag sa nasabing di kilalang isla. Mula noon, nakilala na itong Savage Beach. Pinabahan tayo! Babagsak tayo doon! Nahatakot mo kataas ang takin natin! Reduce power! Throttle back! Up elevator! Check airspeed! Tingnan mo ang RPM mo! Wala na ang cabin lights! Ligtas na tayo! Savage Beach? Savage, dahil dun sa isla, inatake sila ng mga armadong bandido na may access sa military computer. Isang computer na nag-analyze at nakatuntun sa isla. Nakataka si Donna at Taryn matapos makipagbarilan sa mga bandido. Anong nangyari sa mga ginto? Naisauli yun sa Philippine government. Anong kinalaman nung sa nangyari? Bakit interesado sila sa file na to ngayon? Ang leader ng mga bandido ang nag-traidor sa Philippine government. Ang pangalan niya ay Rodrigo Martinez. Malapit siya sa papa ko. Ang papa ko ay nasa Brazilian Embassy na nakabase sa Manila. Isang araw nakatanggap si papa ng diary at ilang kahon ng mga dokumento mula kay Martinez. Dumating yun makalipas ang ilang taon matapos ang insidente sa Savage Beach. Binigay sa akin ng papa ko ang diary bago siya namatay. Mga record yun kung paano siya naging masamang tao. Respetadong tao si Martinez. Mula siya sa isa sa mga pinakaprominenteng pamilya sa Pilipinas. Matindi ang mga kaalyansa niya sa politika. Pero maling landas ang tinahak niya. Mayroong gintong medalyon sa diary. Sabi ni Papa, para sa akin to galing kay Martinez. Sinuot ko na to mula noon. Nung ma-assign ako sa Lethal Force Department, dinala ko ang diary sa safe house ni Cobra sa Beverly Hills, kasama ang ilan sa mga personal kong pag-aari. Alam mo, Tyler, naiintindihan ko na. Diversyon lang ang mga terorista. Nasakote natin silang lahat. Pero set up lang din ang mga terorista. Ang dali natin sila natagpuan. Napatay natin sila, bang bang! Ninakaw nila ang bangka natin. Hindi nila inasaan na mamamatay sila. Tama ka. Sinundan natin sila at iniwan natin ang opisina na bukas na bukas. Kailangan natin kontakin si Commander Black at sabihin to sa kanya. Tawagan din natin sina Doc at Cobra. Pwede nilang dalhin ang diary sa atin. Gagamitin ko ang satellite fax para ipaalam sa kanila. Mabuti pang gawin mo na yan. Okay. Isa ba itong treasure hunt? Malay natin. May meeting ako sa bagong recruit. Siya raw ay isa sa may pinakamaraming nalalaman sa buong mundo tungkol sa nakaw na yaman at embezzlement. Sino siya? Ayaw sabihin ng Washington. Sabi nila makikilala ko raw. Kailangan ko siyang i-meet bukas sa Los Angeles.
Manggagaling pa siya sa Paris. Magkontakan tayo sa programa ni Ava. Honolulu International Airport. Tagumpay ang misyon mo. Magpunta tayo sa penthouse ko para magdiwang kayo ng nakasanayan natin. Sa maraming taon, ang mga bandidong politikal ay naguutos na itago ang mga nakaw nilang yaman sa mga malalayong isla ng Pacific. Ang mapa sa isla ay nasa dalawang computer disks lang. Ito ang kopya ng disk number 1 na kinopya mo mula sa Lethal Force Headquarters. Kukunin ko rin yung isa pa. Martinez, lalo akong nabighani sa iyo, mahal ko. Ginising ng misyong ito ang pagkahayop ko. Kailangan ko ang ganyang katapatan.
Doc, si Tyler to. Balita, may ginagawa ko. Kasama niya ako. Alam kong kontra ka sa plano ko. Pero tungkol ito sa Philippine Diary sa Denny Cobra. Kailangan namin kayo ni Cobra na dalhin yun dito sa Dallas ASAP. Handa na akong ibigay ang lahat-lahat. Dadalhin namin bukas ng umaga gamit ang company plane. Samantala, pupunta si Willow sa LA para i-meet ang bagong recruit. Siya na ang magkukwento. Yun. Ilagay na natin sa bag. Flight 62, Paris, France. Arriving at Los Angeles International Airport. Ikaw! Dapat nasa kulungan ka! I-book mo siya, Fu. Murder one. Willow, please. Huwag mo akong i-headbutt. Marami tayo pag-uusapan. Bakit iba ang itsura mo? Anong ginawa mo? Nagpaiksi ako ng buhok. Mas dikit sa anit. Halika na. Sumakay ka na. Sige. Alam mo, Willow, sa maniwala at katindi, hindi fed ang taong napatay ko. Hambog. Pumasok ka! Yari ka! Ang sarap! Gusto ko pa! Ang totoo, isa siyang serial killer na gumagala sa mga college campus ng Southwest. Binigyan ako ng mga boss mo ng commendation at gantimpalang $100,000 sa pagpatay sa kanya. Paano ang mga pera at kayamanang ninakaw mo? Tatlong buwan ako nakulong sa Lampad Prison. Doon sa country club. Hindi mo sasabihin yun kung kumain ka ron. Nahirapan kami para maipakulo ka lang. Pero tatlong buwan ka lang sa loob. Hindi ako makapaniwala. Napakayabang mo. Masyado kang malaki para sa akin para magustuhan kita. Baby, tandaan mo. Walang pwedeng magmahal sa akin. Gaya ng pumamahal ko sa sarili ko. Odio chai todo yoshi. Kids, 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 Fu. Kakampi na natin ngayon si Warrior. Magpakilala kayo. Ako si Fujitaka Bunichi. Hus! Ang tawag sa akin ay Fu. Ang tawag sa akin ay Warrior. Hindi ko akalain na mataba ka. Hindi ko mapigilan. Inabandon ako ng pamilya ko nung bata ako. Pinalaki ako ng mga waitress. Ano yan? Six-pack to! Haya! Hala! Haya! 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 Ah!
Book mo, Fu. Narinig ko na yan. Bilisan mo. May meeting pa tayo. Book, sila? Ang model airplane na to, isang piraso ng memorabilia. Yan ang paraan namin ng pag-aalalaki ng Donna Hamilton at Darren Kendall. Sila ang pinakaunang babae ng Little Force. Si Fu, Warrior at ako ay babalik sa KSXY sa Molokai. Doc, yamang nakontak nyo na ni Cobra, sina Tyler at Tiger. Dalhin nyo itong diary sa kanila at tingnan nyo kung anong magagawa nyo. Okay. Maaga kami pupunta sa Dallas bukas. Magaling. Flight 161 sa mga aalis ng Los Angeles sa puntang Honolulu at papunta sa iba pang isla. Pwede na kayong sumakay ngayon sa gate 41B. Ito ang Dallas Downtown Airport. Clear na kayong lumabag sa runway 16R. Roger that.
Hello, Tyler. Dumating na kami ni Cobra. At sinalubong na kami. Ikukwento ko. Kukontakin ko si Tiger. Papunta na kami. Kino-coordinate ko ang desk na nakuha mula sa Lethal Office sa impormasyon mula sa diary. Parang hindi ko matukoy ang kinaroroonan ng Savage Beach. Literal na napakaraming maliliit na isla na hindi pa nakikilala. Walang nakasulat sa diary. Kailangan natin ng specifics para gumana yan. Hey, Tiger. Gutom na ako. May makakain ba dito? Meron pizza dyan. Kukunin ko. Isa pang desk. Yan na nga. Yan ang Savage Beach. Natuntun na natin. Pumunta tayo sa Molokai para ipakita ang desk kay Willow. Ayusin namin ni Cobra ang plane at mag-a-file ng flight plan. Magkita lang tayo sa Dallas Agency Hangar sa loob ng 2 oras. Okay. Ipapasok ko ang lahat ng coordinates sa parehong disk. Sige. Okay. Tiger! Hindi ko na mapigilan ang pagnanasa ko sa'yo. Lethal Force Twin, clear na kayo para mag-takeoff mula sa Dallas Downtown Airport. Runway 16R, good luck! Galing ito sa contact mo sa Dallas. Papunta na rito sa Hawaii ang mga agents sa kanang plane nila. Kailangan na natin kumilos. Tower to ang Little Force Twin. Nakalabag na kami. West Runway, Molokai Airport. Salamat. Muna na kayo. May tatawagan ako. Sige. Sige. Eva, lumupag na kami. Oo, papunta na dyan. Tulad ng alam nyo, smuggling at pagnanakaw ang naging buhay ko. Bago ako nahuli ni Miss Willow Watfo. Base sa mga nakalap ko mula sa mga kasamahan ko dati, milyong dolyar at iba pang kayamanan, kasama ang gold Buddha na puno ng diamonds, ay kinumpiskan ng Philippine regime. Halos lahat ng perang nakulimbat na may ilang daang milyon ay pinatago sa mga bangko sa US, offshore resources at di nakalistang Swiss accounts. Akala nila doon na rin na si Martinez ay namatay sa Savage Beach. Hindi yun totoo. Ang mga Japanese connections ko ang nagsabi sa akin na nakaligtas siya sa pagsabog noon. Pero malubha siyang nasugatan. Nagawa niyang makabalik sa Pilipinas. Nang makabalik siya sa Pilipinas, ginamit niya ang mga kaibigan niya sa politika. Nilinis niya ang pangalan niya at kinumbinsi sila na kaya niyang ingatan ang mga ninakaw na yaman hanggang magretiro sila o matanggal sa posisyon. Ang location ng isla ay kailangan ng matinding programming. Sana maintindihan ko ang mga coordinate. Si Martinez ay isang taong kilala ng papa ko. Itinago niya ang pangalawang disk sa diary na pinadala kay papa. Pero alam ba natin yan lang ang copy ng disk?
Sigurado yan. Kaya nga tayo inatake ng mga kalabans. Gagamitin namin ni Tiger ang seaplane sa pagpunta ron. Iahanda ko na lahat ng gamit. Gagawa ko ng ibang kopya ng disk na magagamit sa plane. Ipapatch namin yun sa navigation autopilot. Yun ang magdadala sa amin sa Savage Beach. Paano naman kami ni Tyler? Dagdag sa gas pag sumama kayo. Sa tingin pa lang, mas mabigat kayo sa amin. Warrior, dito kayo ni Fu para bantayan at protektahan ang operasyon ni Ava. Si Doc, Tyler at ako ay mag-sailboat. Ayos lang ba sa inyo? Oo naman. Lumaki ako sa water sports. Matutulungan kita pagdating sa tubig. Sa ngayon, lagay na ng mga agent ang second disk sa computer. At naghahanda na papunta sa Savage Beach para hanapin ang ninakaw na kayamanan. Siguradong masusurpresa silang lahat. Oras ang makita nila ang isla. Magiging sulit yon, mahal ko. Gusto ko maging parte mo para makatulong. Ang unang misyong gagawin mo matapos ang business natin dito ay dalawin mo ang ating kaibigang si Tyler. Ba't ayong mga alisin ang maskara mo? Ano ang tinatago mo? Balang araw, mahal, ilalantad ko ang lahat sa'yo. Pero sa ngayon... Nasa paligid na kami ng isla ng Savage Beach sa loob ng 12 hours, depende sa panahon at sa hangin. Nasa akin ang original na kopya ng disk dito. Kita tayo matapos ng ilang araw. Okay ang radyo? Loud and clear. Nasasagap yung radio transmission ni Ava, di ba? Loud and clear din dito. Good luck sa inyo. Kailangan may kwento niya sa iba ang nangyari rito. Matataranta sila at makakapunta tayo sa lihim na isla. Tulungan mo ako kay Tyler. Tapkapan niyo, nasa kanyang disk. Tara na, dalhin niyo na yan. Kidnap si Tyler. Napat na ninja ang umambush sa amin. Babae ang isa. Hindi namin sila nakitang dumating. Nasa kanila ang coordinating disks. Mga nga nilang buhay nila Cobra Tiger pag nakating sila sa isla. Gagawin nilang hostage si Tyler bilang insurance sakaling mabigo ang pinaplano nila. Doc, babiyahe tayo ng maaga. Panatilihin ang radio contact ni na Tiger at Cobra kay Ava. Ituturo nila sa atin ang Savage Beach. Warrior, samahan mo akong maglaka. Wala ka pa bang nakita na babaeng pasasagin ka? Meron na. 3 or 4 times a week.
Dali kayo, dali! Bilis, baba na! Ito ang facts. Sina Doc at Willow ay nagbiyahe na papunta sa desert island. Cobra! Si Ava, dinaan ng pagyong Shiler, pa siya nakikita hanggang ito. Si Mercury ang pinuno. Hindi kanya mapoprotektahan. Mag-ingat sa mga di kanais-nais na tao. Natagpuan natin, Cobra. Ayun ang Savage Beach. Sa may cove natin iparada, sa Bandaron. Mag-iingat kayo sa mga taong di mapagkakatiwala. Iwasan niya sila. Daipon niya ang mga ahas na biglang nanunuklan. Usaw ang nangilingkis para durugin ang mga buton niyo bago kayo lunukin ng buo. Ava, isang grupo ang nagbayad sa manager, tinangay isang submarine mula sa Maui Wharf kanilang umaga. Isang submarine? Hindi tayo makakasunod sa ilalim ng tubig gamit ang lacrosse satellite. Matalino ang mga hayop. Alam nilang nakabuntot tayo. Sa bandang kaliwa. Wala ka na sa saga? Wala sa banda rito. Sandali lang. Dito na. Nasa banda rito. Ano kaya ang nasagap niyo? Dito na mismo? Oo. Ito na talaga.
Eva, tanong ko na ang Savage Beach. Dito na kami. Naka-lever. Naboy kotse na bago. Alas mo, hindi ka na pwede mag-test drive. Ayun sila, Willow. Buti na lang nakita namin kayo. Mana ng Pilipinas. Kumalat kayo!
Si Sophia Menz, Interpol Agent, M1772 Berlin District. Dalawang taon na namin silang minamanmanan. Tignan mo, buti tumama ang bala sa medalyon ni Tyler pero lubha siyang nasaktan. Tulungan mo ako! Attention, halos dalawang minuto ang countdown na ito. Dapat may pasok ang gintong medalyon ni Martinez sa trigger device at may ayos ang coordinates. Kung hindi, lahat ng nasa 2-mile radius ay mawawasak. Akin ang medalyon! Mayday! Mayday! Approaching a catastrophic code red situation. Attention! Danger! Mapatak ang oras! Magkakasya yan! Radiation kill factor, 100%. Oh. Mayday! Danger! The atomic device fail-safe system has been violated. Pasok mo na! Sandali, kailan mo ako ng file. Attention, meron code red. Kiskisin attention, mo. Imminent danger. 45 seconds bilisan explosion. Mo. Follow instructions as given. Bilisan urgent, mo. Urgent, all things bukan alive. Sige persons pa. Or creatures should not be within eto. 16 square miles off this ground zero point. Attention, mayday kiskisin situation. 30 seconds. Medallion insertion required. No other termination of countdown possible. Evacuation probability less than 0.01%. Closing in the point of no return. 15 seconds. Soon explosion. 10 seconds and counting. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Countdown is ready. Salamat! 4 seconds and holding. Buti na lang. Sa wakas, nakita rin natin. Ang ganda niyan. Grabe ang bigat. Malaking kayamanan ang katumbas nito. Yan ang Golden Buddha. Para swertihin tayo, himasin natin ang tiyan niya. Siya nga. Dahil dyan, muntik na tayo. Ayos. Nagpapantasya ka na naman. Ano yun? Ang gandang yate ah.
isa itong private dock, sir. Huwag kang kikilos. Nasaan si Martinez? Suite 55. Nasa yate kami, girls. Bumaba na kayo. May 10 minutes ka lang sa kanya, girl. Pag di ka lumabas, papasok kami. Ah, ang balkong Sofia. Sige na, tuloy ka. Ito na, mahal ko. Ang maalamat na gintong Buddha. Tagumpay tayo sa misyon natin. Tayo maghihintay pa. Doc, ikaw at si Tyler, tumawag na kayo ng pulis para ikulong ang tauhan niya. Kayong mga babae, sasama kayo sa akin. Magradyuhan na lang tayo. Tara. Manas. Baso ng champagne. Ayaw namin. Hayop ka. Arestado ka. Anong kaso ko? Paninigalid sa labas. Ang kayamanan nakikita nyo ay dapat isolis sa mga tao sa Pilipinas. Alam ko na natagpuan nyo to kasama ng kaibigan nyong agent ng Interpol na si Sofia. Alam mo ito? Siyempre. Gusto kong uminom ng champagne. Gusto mo ba? Bibigyan kita. Salamat. Walang anuman. Ayoko magtunog mayabang, pero kung iniisip nyo na si Sofia ang bida sa eksenang ito at ako ang kriminal, nagkakamali kayo. Makita naming umakyat siya dito at dala niya ang Golden Buddha. Totoo yan. Nasaan na siya ngayon? Ibinabalang niya ang Buddha na puno ng hiyas at bigla na lamang siya umalis. Ito nyo naman, kumuha siya ng ilang bagay bilang bayad sa ginawa niya. Maaring isa siyang Interpol agent, pero nilamon na ang pagkataon niya ng kasakiman. Sige na, mag-relax kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo. Pwede ba akong lumabas muna sandali? Oo naman. Alam niyo kung paano ako napadpad dito. Halos 10 taon na rin. Nasangkot ako sa pagkatuklas ng Philippine International Gold Reserves na kinumpiskan ng mga Japanese noong nagdaang World War II. Nagkakahalaga yun ng bilyong dolyar.
ibinaunyon sa di kilalang isla na tinatawag ngayon na Savage Beach. Saan ang laptop ko? Inilagay ko na dyan. Dapat kayong pumunta sa suite ni Martinez para samahan sila. May malaking misteryo rito. Nang makita namin ang kayamanan, plinano ko na i-double-cross ang Philippine government at ang kininang lahat ng kayamanan. Pero ang nangyari, trinaydor ako ng sarili kong mga tauhan. Sinubukan kong tumakas nung magkaroon ng palitan sa pagitan namin ng mga magdanakaw. Laban kina Donna Hamilton, Taryn Kendall, at iba pang federal agent. Dumanak ang dugo. Alis tayo! Oh. Ayun siya! Tumuli kayo. Nagawa ko nung sumakay sa isang rubber boat. Pero si Taryn, gamit ang unang crossbow na mayroong explosive tip arrow. Ano nga ba sa Ingles? Pasabugin mo ang puwet ko. Blow your ass off. Tama. Blow my ass off. Tapos, nung bumalik sila sa lugar, walang nakakita sa katawan ko. Kaya inisip nilang patay na ako. Pero sinanay ako ng mga US Army Rangers. Hindi ako ang taong basta-basta namamatay. Pagkatapos sumabog ng bangka, nagawa ko mabuhay at mabawi ang lakas ko. Makalipas ang ilang araw, sinimulan kong ayusin ang sirang Molokai cargo plane. Inamit ko ang mga tools at ang gasolina. Tapos ang 15 hours, lumapag sa Hawaii, sa isang abandonadong airstrip, sa North Shore ng Oahu. Pansamantala akong binigyan ng tulong medikal ng mga kaibigan ko sa Honolulu. Tapos, ipinuslit ako pabalik sa Pilipinas. Sumailalim ako sa 12 operasyon sa loob ng 6 na taon para magamot ang mga sugat ko sa katawan at mukha. Malalim ang naging pilat ko sa mukha. Kaya ako may maskara. Pagkatapos ko ng ilang operasyon, kinontak ako ng mga korupt na politiko na nagnanakaw ng Philippines National Treasures, ang gold reserves ng bansa, mga hiyas, mamahaling bato, at ang kintong Buda na puno ng diamond. Kinumbinsi ko ang mga taong yun na pamunuan ko ang ekspedisyon sa di kilalang Savage Island para maingatan ang mga kayamanan. Nang magawa ko yun, naglaho ako. Hindi ako matonton ni naman. Nangako ako sa sarili ko bilang tanda ng pagbabayad ko sa mga nagdaan kong kasalanan, na isasauli ko ang mga kayamanang ito sa mga mamamayan ng Pilipinas kapag ang mga tiwaling politiko ay wala na sa kapangyarihan. Tapos, may ilang taon na, bumibigay na ang katawan ko.
ang pinsalang ginamo ko sa pagsabog nung nasa isla ay nakaapekto na sa puso ko. Akala ko mamamatay na ako bago ko lubusang mapagbayaran ng aking mga kasalanan. Yun ang panahong pinadala ko ang diary ko, ang medalyon at lihim na disk sa papa ni Tyler. Kung namatay ako, ang diary at ang disk ang maglalantad ng lihim na nakatagong kayamanan sa'yo, Tyler, at sa Lethal Force. Pero nabuhay ka at pinadala mo ang mga tauhan mo para patayin kami at nakawin ang kayamanan. Sa labas, ganun nga ang itsura. Tama. Pinapunta ko nga sila sa inyo. Tama. Gayunpaman, mga kriminal sila na nagtatrabaho sa mga tiwaling politiko. Kung nakuha nila ang treasure, papatayin nila ako at aangkinin nila ang kayamanan. Inakala ko pa, ang magandang si Sophia ay nasa aking panig. Pero hindi. Isa pala siyang Interpol spy na nagtatrabaho para sa M1. Isang babaeng James Bond na mas mahal ang pera kaysa sa dangal. Freeze! Si Sophia! Nasaktan siya! Dapat mo nang ilantad ang sarili mo, Martinez. Oh. Kaibigan siya ng papa mo, Tyler. Gawin mo ang dapat. Sandali! May nalaman ako. Doc, hawakan mo siya. Makapaniwala. Siya si Carlos, ang pamangkin ni Rodrigo Martinez. May 2 taon na siyang nasa Interpol Most Wanted List. Isa na namang Lethal Force victory. Naisoli na ang kayamanan sa bayan ng Pilipinas. At si Carlos ay hawak na ngayon ng Philippine government. Nagbago na talaga si Martinez. Pero pinatay siya ni Carlos at nagpanggap na siya. Sino ang maniniwala? Muntik niya tayo mabiktima. At ikaw, Tiger. Nag-fax ka ng picture ni Carlos Prince sa Washington. Ang tindi mong dumiskarte. Tyler, tigilan mo na ang kaiisip na ganda lang ang puhunan ko. Tingnan ko kung kaya ko. Hayaan niyo magpakilala ako. Ako si Rodrigo Martinez. Pero patay ka na. Pinatay ka ng pamangkin mong si Carlos. Gano'n ba karaming ending meron ng kwentong to? Oo. 4 beses akong binaril ni Carlos. May bulletproof vest ako. Teflon. Nadurog ang spleen ko, bali ang 4 na tadyang, at wala akong malay ng 3 araw. Napakatindi mong survivor. Isa akong walking testament para sa modern medical science. Pakiramdam ko matagal na panahon na kitang kilala. Ibang maglinya. Nagustuhan ko. Pwede kayo mag-boogie. Mas gusto ko ang tango. Ako rin. Ito si Ava, ang inyong KSXY sextrologist.
Narito ako sa Molokai, Hawaii, sa tabi ng hot tub ko, kasama ang engineer kong genius, si Harry the Cat, at ilang kaibigan. Tandaan, dumadating ang magagandang bagay sa may patience at love. Isipin nyo, nakahuli ako ng dalawang kriminal at ginantimpalaan ako. Pag naglaro ka ng tama, hindi mo kakayanin ang gantimpala na manggagaling sa akin. Ooh, umunom na tayo. Inom na tayo lang. Which ending does the story have? Can I believe what I see? Can I unmask you, unveil your secret? Or will you keep your mystery? Which ending does the story have? When we return to Savage Beach, one where our heroes survive all the danger, bringing the gold back for keeps. This island of danger cannot hide the treasure. Tell me if this is the way things should really be. Do you remember all of the mysteries, submerged veils, secrets and lies? Which ending will you make this time? Will the treasure be timeless and fine? Say what you will, promise me still, lethal force ladies will win up next time. When we return to Savage Beach, the truth will lie just within our reach. The fear and the terror will disappear forever. We'll bring the